matagal na itong tikog, kaya lang mostly at that time sa Tacloban pa kami bumibili ng tikog from the other areas sa Region 8. Yung project for ang Christian Aid, una yung pagbigay ng tulong para makapagtanim ng mga tikog ang kababayan, kasi during Yolanda's time na sira ang aming mga pananim ng tikog, na yun po yung kabuhayan ng kababaihan sa amin. Ang beneficiary, ang mga association, we have 7 association. Isa dito, Old San Agustin Tikog Workers Association. So, pinili po yung association nung doon ang pinakamaraming nag-weave. Nung dumating po yung bagyong Yolanda, malaki po yung naging epekto nun sa kabuhayan namin. Kasi yung mga plantation namin na ano ng Yolanda, nasira. Kaya wala na kaming mapagkuhana ng materyales. Nung dumating po yung PKKK, bukod po sa nagbigay sila ng grant sa amin para sa tikog plantation namin, marami po silang training na binigay sa amin. Kumpara nung una, ngayon mas mabenta na, tapos mas malaki na yung ano namin, yung value ng produkto namin. Noon, yung mga buyer, sila yung nagpre-presyo sa produkto namin. Pero ngayon, kami na... COMSCA is a community managed savings and credit association. So ito yung parang isang grupo na composed of 10 to 25 members. So may tatlo siyang services, yon ang savings, loans or credit, and social fund. So yung savings, members are required, no, to buy shares per meeting. After na may savings ka, pwede ka na doon maghiram ng 2 times of your shares and payable in 3 months. Masyadong mahirap kasi hindi kami nakakapasa ng mga projects namin kasi wala kaming panggastos. Ang mga baon namin, tinitipid namin pagdating ng Sabado nang nilalaglag namin sa savings namin. Malaki talaga ang tulong ng COMSCA kasi kung may emergency, ito ang kinukunan namin ng pera sa mga projects namin. Nagtitinda ako, ma'am, ng suman, ice candy. Ginapalit-palit ko lang, nagtatabi-tabi ako kung mga 30 o 50, araw-araw yan, ma'am. Tapos para makaraos din ako sa akong ginaintrahan na 2 saving. Bernisan ka Sabaduhan. Natuto ka na mag-save. Kabili ako ng inventor, tapos nang pinaano ko sa pambut ko, binakal ko ng mga pintura. May mga loan system sila. Pag sinabi mong monthly ang bayad, monthly talaga nagbabayad sila. May cashbook sila, lahat-lahat, may record sila. Nakakatulong sila kasi, halimbawa, yung anak mo ay kailangan ng tuition fee, dito sila umuutang. Pag naghiram naman sila sa mga microfinance, sa mga lending institutions, yung interest is yung mga institution ang nakikinabang. Whereas dito sa COMSCA, kahit maghiram sila, kahit magtubo sila, bumabalik sa kanila. Anytime na may kakailangan sila is madali nilang makuha kasi dyan lang naman. Yung mga kababaihan na member namin at saka yung hindi member din, nakakabenepisyo din sila kasi kunyari may mga may mga raw materials, pinapagawa namin sa kanila, tapos binabayaran namin sila sa labor nila. Tapos pag may tapos din sila na na produkto, kami din yung bumibili kasi kami naman yung may alam kung saan magmamarket. Yung mga NGO na dumating sa amin, tapos pagkatapos nilang magbigay, yun, parang wala na. Pero yung PKKK, nandito pa rin sila. Ang kaibahan siguro ng tulong na inibigay ng iCode sa mga families is yung sustainability.